Nabalitaan mo na ba? Nasusunog ang dating bus terminal. Nasunog ang Times Square Park noong February 9. Dito pa naman ang sakayan ng mga modern jeep at ng P2P bus. Ito ang Dito ang Sakayan Vlog, mga guide para sa mga kapwa commuters. And for today's video, alamin natin kung nasa na ang terminal ng modern jeep at ng P2P bus dito sa Alimol. Nagpunta ako sa Times Square Park noong February 10, Friday, at ito ang itsura ng terminal. May ilan pang ang bombero na nakaantabay kung sakaling may umapoy ulit. Nag-anunsyo ang LTFRB parehong araw na ang modern jeep ay lilipat muna sa kanilang mga pansamantalang terminal. Katulad ng sa Annapolis Street para sa Biyaheng Roses, 15th Avenue kapag Biyaheng Marikina at Doña Carmen, 13th Avenue para sa mga Biyaheng Pasig, tapos sa Gateway naman ang temporary terminal ng Biyaheng Novaliches. Mabuti na rin na assess ng mga otoridad na safe ang mismong tapat ng Times Square kung nasaan ang terminal, kaya balik ang sakayan ng modern jeep sa tapat ng Times Square simula February 11, Saturday. Kung pinapanood mo ito para sa update ng mga bus, ilang buwan na nawala sa Times Square ang biyahe ng mga bus. Nasa Araneta Busport na, kaya doon din nalipat ang terminal ng UB Express P2P bus na papuntang airport. So galing sa Times Square, maglalakad ka lang papunta sa Alimol. Kumanan ka lang sa unang kanto. Tapos, straight ahead, makikita mo na ang Araneta Busport sa iyong kaliwa. Para sa mga first time sa Busport, air-conditioned ang waiting area, may CR kaso may bayad na 5 piso, at free charging station para sa ating mga mobile phones. Nasa bandang looban pa yung mga bus nakaparada naghihintay ng pasahero. Sa kaliwa, yung Gold Star na may biyahe papuntang Batangas Pier. Mas mahaba na ang kanilang schedule, 4 a.m. to 10 p.m. kumpara ng muli kong punta. Nagtas na rin ang pamasahe papuntang Pier, 268 pesos. Katabi nila ang Philippine Rapid na may biyahe papuntang Pampanga at Tarlac. Tatlo lang ang schedule ng biyahe nila papuntang San Fernando at ang pamasahe ay 137 pesos. Huwag mag-alala kasi may isa pang bus company sa terminal na ito na may biyahe ring San Fernando na mas malawing ang schedule. Sasabihin ko yan mamaya. So walang pinagbago sa schedule ng kanilang bus papuntang Dau, Tarlac at Angeles, pero syempre nagtaas ang pamasahe. 137 sa Angeles, 187 pesos na para sa Dau, at 270 pesos para sa Tarlac. Sabi ni Kuya, wala na daw biyahe dito sa Cubao papuntang Alaminos. Nasa Avenida na lamang. So sa katabi ng Philippine Rapid, nakita ko nakapwesto ang UB Express. Lumipat na sila dito dahil nga nadamay ang kanilang P2P lounge sa sunog sa Times Square. So from 6 a.m. to 9:30 p.m. ang kanilang schedule, dito papuntang airport. 200 pesos ang pamasahe. Katabi naman ng UB Express ay ang Jackliner papuntang Lucena Grand at Port. 310 na ang pamasahe papuntang Lucena at 193 pesos naman papuntang San Pablo. Sabi ni Kuya, wala daw tayong makikitang biyahe sa Lucena Grand Terminal papuntang Alimol. Lahat ng makikita mo ng mga bus na papuntang Cubao ay dediretso sa kanilang Camyes Terminal. Pero pwede naman daw magsabi na sa Alimol ka magpapababa. Ang RJ Express naman ang bus company na may biyahe rin papuntang San Fernando, Pampanga. Dati silang pumipila sa 5-star terminal along EDSA kasi under na sila ng 5-star, pero balik na daw sila dito sa busport. Walang bago sa schedule, ang pamasahe ay 132 pesos. Nasa likod naman ang mga bus ng Alps papuntang Batangas. Katulad ng ibang bus companies, walang bago sa schedule pero nagtaas ang pamasahe. 130 sa Turbina, 250 sa Batangas Grand Terminal, 268 pesos sa Pier, at 350 pesos naman sa Biyaheng San Juan. So guys, yan ang update sa bus terminal dito sa Alimol. May nagtanong noong nakaraan kung paano daw magpunta sa 5's Terminal o iba pang mga terminal along EDSA galing dito sa busport. Check nyo guys yung video sa description or yung suggested video. Thanks for watching!